importante na ipasok mo ng dahan-dahan at gumamit ng lubricant. Ang paksa na ito ay layunin na makapagbigay lamang ng impormasyon sa mga magkopol na curious tungkol dito at magbigay ng payo sa mga gustong sumubok nito. Dahil kung hindi ito magawa ng tama ay maaaring maging sanhi ito ng impeksyon. Alam naman natin na hindi ito para sa lahat. Merong mga misis na hindi payag dito. May mga ilan rin na may sumubok pero ayaw nang maulit. May mga ilan rin na nagustuhan ito at naging parte na rin ito ng kanilang kaligayahan. Kung ano man ang pananaw mo rito, malamang sumagi sa isip mo kung ano ang pakiramdam. Alam mo ba na kapag hindi mo ito naigawa ng tama, ay maaaring maging masama ito sa iyong kalusugan. Mayroon kasi na iba basta makapasok lamang doon sa loob na ay okay na. Hindi nila alam kung paano nga ba ang tamang proseso nito. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, kapag hindi mo ito naigawa ng tama, ay maaaring maging sanhi ito ng impeksyon. Ito, makinig ka. Huwag mo agad-agad ipapasok doon sa likuran. Maaaring maging sanhi ito ng impeksyon, katulad ng bacterial vaginosis. Subukan muna ang anal training. Kung ikaw ay nangangamba na baka mapunit, ay subukan muna ang training na ito. Subukan muna ang maliliit na bagay na ipapaloob mo rito. Kagaya na lamang ng mga laruan o pwede rin gumamit ng mga kamay. Pwede ka rin gumamit ng lubricant dahil nakakatulong rin ito para hindi maging magaspang at tuloy-tuloy lamang. Dahil hindi ito kagaya ng normal lamang ng inyong ginagawa na may natural lamang na may lumalabas rito. Pero kapag sa likuran ay wala, kailangan mo talagang maghanap ng paraan dahil hindi ito kagaya ng normal na kusa na lamang itong lumalabas. Bago mo subukan ang akto na ito, ay mabuting mag-poop ka muna. Oo, tama ang narinig mo dahil merong pagkakataon na merong dumi sa loob. Kaya siguraduhin mo na empty ang bowels. Siguraduhin nyo lamang na pagkatapos ng inyong happiness ay mahuhugasan ito sabunan ng maigi at mabanlawan. At mas maigi pagkatapos ninyo ay mag-disinfect kayo para mapatay agad-agad ang bakterya na galing sa inyong ginawang kaligayahan or inyong happiness na activity. Pag-usapan nyo munang mag-asawa, maging bukas sa pag-uusap. Kung hindi maganda sa pakiramdam ay huwag nyo nang ulitin. So, eto na tayo. Ano nga ba ang pakiramdam kapag sa likod papasok? Ayon sa Women's Health, ay hindi maimumungkahi na mag-anal ng walang paghahanda. Importante talaga na subukan muna ang training na nabanggit ko kanina. Kagaya ng nabanggit ko na pwede rin gumamit ng mga laruan na maliliit na bagay yung ginagamit talaga. So ayon, at pwede rin gumamit ng kamay kung trip mo ito. Sabi ni Alicia Sinclair na eksperto rito, it will most likely hurt and create negative first experience. Importante na ipasok mo ng dahan-dahan at gumamit ng lubricant. Dagdag pa nito, hindi talaga maganda ang pakiramdam kapag sa likod dumaan. Dahil hindi naman natural na maipapasok kung saan merong natural na lumalabas. Kaya naman nahihirapan kang itulak ito at kapag lumabas ka na naman at gusto mo na namang tungkain na ipasok. Kaya nahihirapan ka na umabante at umatras. Ayon pa sa Women's Health ay iba't ibang mga babae ang nakakaranas nito at ito ang kanilang mga reaksyon. Ito ang panayam. Iba siya sa normal, iba siya sa regular na ginagawa dahil mas malalim ito kumpara sa normal. At dagdag pa nito sa mga nakaranas ay hindi siya nakakatulong sa orgasmo. At dagdag pa nito ay hindi siya nag-enjoy, hindi siya naging masaya rito.
Siyempre, una ay dagdag pa nito ay natakot talaga ito. Pero nung nasabukan ay wala naman siyang masyadong naramdaman, pero ang kanyang boyfriend ay enjoy rito. At siyempre, nilirespeto ang kanyang damdamin at hindi siya pinipressure nito na gawin muli ito. At ayaw niya na rin maulit muli pa dahil hindi siya nga nag-enjoy. Yung boyfriend niya lang ang naging masaya rito. So ayon, yun ang mga nabanggit ng mga nakaranas na nito. At syempre, bago ang lahat ay meron na naman akong ibabahagi sa inyo na laro. Kung ikaw ay tambay, nasa bahay ka lang, kung gusto mong kumita, halika, tuturuan kita kung mahilig kang maglaro ng games. So eto, kapag nakapag-download ka na ay i-click mo na lamang ang register agad-agad. At eto, how to register, i-type mo lamang ang iyong cellphone number. Pagkatapos ay gumawa ka ng password mo. I-confirm mo lamang ang password na ginawa mo at i-click mo ang send upang maipadala sa iyo ang OTP number mo. And ayan, kapag dumating na ay syempre, i-click mo agad-agad ang register. Ito agad ang bungad niya pagkatapos mong mag-register. Automatic, meron ka agad na matatanggap na 5 pesos. Bago ang lahat ay punta muna tayo sa Be Our Agent. I-click mo lang yan. Punta sa My Agent. Tapos, i-type mo lamang ang superior code 568717. At, syempre, dito na tayo. Eto kung paano laruin ito. At marami kang pagpipilian na laro, kagaya ng Dragon versus Tiger, Tong Eats, Pusoy, 88 Slot, at scroll mo lang at marami kang makikita dito. So yan ang mga pagpipilian mo kung ano ang gusto mo dyan. So halimbawa, gusto mo ng Tong Eats, i-click mo lang yan. So ganyan ang makikita mo kung gusto mong maglaro ng Tong Eats. Ayan, kung gusto mo ng King, itapon mo kung gusto mo yan. So, yun lang, napakasimple. Pagkatapos naman, at syempre, eto ang inihintay nyong lahat. Kapag ikaw ay nanalo, punta ka na agad-agad sa withdrawal. I-click mo yan. At halimbawa, ang iyong pera ay umabot na ng 300 pesos. So, ayan, i-withdraw amount, i-click mo lamang kung magkano ang gusto mong kunin na pera. Pagkatapos dito sa GCash account number ay ilagay mo ang GCash number mo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magkakamali. So, yun lang, i-click mo ang withdraw, yun, magkakapera ka na agad-agad. So, ayun lamang, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please i-subscribe mo na yan. At kung wala kang panahon mag-YouTube, pwede kang pumunta sa aking Facebook page. Ako si Balti. So ayun, maraming salamat. Bye!